pinapabalikan na nyo sa mga full time pabalikan na. Pinapabalikan na nyo sa tao mga pabalikan na. May pinapatawa sa iyo ang Diyos gawin mo na.
sa harapan. Kapwa Lord. Yung pagtitisig ng malalim. No turning back. No reservation. No excuses. No alibi. Totally. We'll give up everything at mamahalin na totohanan ng Diyos. Ngayon na. You can come forward. At pagkatapos ito paglapit mo sa harapan. Alam mo na ang ibig tukoyin niya. Your life will never ever be the same again. You will love God above all, and you will love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and might. Sige po, kasabay po ng mga lumapit na sa harapan, kagarap pa gusto ng lumapit sa harapan. Pag lahat ng mga nakikinig at nanonood, huwag na po natin tignan kalimagan ng likod at harapan, baka mahiya pa yan eh. Kung gusto natin lumapit, tayo na mismo, kung gusto natin lumapit sa harapan. Jesus' name. Father, I pray with them. I pray in Jesus' name. Taas po natin ang ating dalawang amay patungo ng langit. Hallelujah! Seek your face! Seek your face. Seek your sabihin mo ito, galing sa ikaputuran ng iyong puso, Panginoon Diyos, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng pagkakamali at kasalanan ng buhay ko. Nagsisisi na po ako at dala pong pagbago at pagbibigay ng antas sa oras na ito, bukas ngayon ang aking puso. Ikaw na po, Jesus, ang aking Diyos, Panginoon at kapag-itas. Paglilingkuran kita ngayon, bukas at pagpakailanman. Gawin niyo pong karangalan ang buhay ko sapagkat sa oras na ito ay iniyari ko ang buhay ko at buhay ko sa iyo lamang. Ako na lamang po ang mananalangin. Silang nakikinig at nanonood. Silang sumunod sa patalan at silang lumapit sa harapan. First time po nilang binigay ang buhay nila. Gamitin niyo sila. Ngayon na po. At kung for the end time around, binigay niya muli ang kanyang buhay, mas lalo mo siyang gamitin. Sapagkat siya po ay meron na pong karanasan sa iyong dahil ng pangalan. Sa Father, for your own glory alone, wala pong titilang manatilig na kayo at nakapikit. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, yung mga nakikinig at nanonood sa kanilang radio, sa kanilang TV set, sa kanilang DVD player, sa kanilang laptop or computer, o sa kamagitan ng YouTube or FB na nakikinig at nanonood ngayon, isang hampang lang patungo sa harapan. So, Father, with Jesus' name, touch them, I pray. Wala po akong masasabi, Ama, ang buhay na walang hanggan ay sa kanila na. Ang blessings and promotions ay parang lagang sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Wala po akong masasabi, Ama, kundi dalhin niyo pa sila ng mas malapit pa sa iyong pag-ibig. Gamitin niyo sila upang ang maraming tao ay madala sa iyong piling. At hindi lamang po madala sa iyong piling kung hindi dahilan, Ama, ang mga tao, ang lahat ng tao sa buong mundo ay maudyo ka namin, mahalin ka, nahigit sa lahat.
isip, buong lakas at buong kaluluwa. At sinasabi ko sa inyong lahat, makinig kayo sa akin. Tataas ang gutom at uho ko sa Panginoon. Tataas ang iyong pananalangin. Tataas ang iyong pag-aayuno. Tataas ang iyong pagbibigay. Tataas ang iyong pagpupulit pagsamba sa Diyos. Tataas ang iyong paglilipod sa Panginoon. Tandaan mo ito. Sabagat ito ang panahon ng pag-angat. Ito ang panahon ng pagtaas. Kasabay ng pag-angat natin sa ating pamumuhay, pag-espiritual at pag-ibig sa Diyos. Tataas at sasagana at mapupurmo tayo sa mas mararaming bagay. I-release ninyo ang ipinaparelease ng Diyos. Ibigay ninyo ang pinapabigay ng Diyos. Mag-release kayo ng inyong mga sarili. Sapagkat pinaparanasan ng Diyos sa inyo ang mga karanasan hindi niyo panaranasan sa tanang buhay ninyo. At patuloy na ipaparanas ng Panginoon sa ating lahat ang mga karanasan, blessing at promosyon na kailanman ay hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin. So Father, for your own glory alone, ang pagsamba natin, pagbibigay natin, paglilingkod ba ng mananalangin, pagkaayon natin, hindi na magigagay ng dati. Patuloy tayong tataas at tataas. Sabagat kasabay nito, ay nararanasan natin ang blessings at promotions ng Panginoon. Pakinggan ninyo ang prophecy ko, hindi kalagitnaan ng taong ito lamang. Hindi katapusan ng taong ito lamang. Nagsisimula na ngayon ang promosyon, pagkakagamit, pagpapala, success, victory, and blessing na hindi mo mararanasan at hindi mo mararanasan sa buhay mo. Oh, thank you, Father God. Sa huling pagkakataon, tumayo ang lahat ng iba na kay Luhod, na kayo, na kayo, na kayo mo, nakapagsak, nakadaba, it's okay. Pero yung mga nakupo, na kung kaya magtumayo, taas mo ang dalawang apay, mapatungo ng langit. Sa huling pagkakataon, we will love Jesus. We will love Jesus. I shall love the Lord with all my heart. Let him love you more than anything.
for it or I pray. And Father, I pray, we pray, let him experience the love of God, our Jehovah God, that he has never experienced in his entire life. Father, from the crown of his head to the sole of her feet, of his feet, I pray, let him be filled with your glory. For your own glory alone, Father, let him flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And Father, bless the work of his hands. Let him find favor, O God, wherever he may go. Even his enemies, Father God, make them be at peace with him. At hayaan mong magtagumpay siya sa lahat ng kanyang mga layunin at sa lahat ng kanyang mga pangarap sa kanyang buhay. At lahat ng kanyang mabubuting katigain, Panginoon, bigyan mo ito ng katuparan. Pero higit sa lahat, Panginoon, use his life for your glory. And please we pray, Father, for him, O God, in Jesus' name. Ng marami. Pero sa amagitan ng Banal na Espiritu, naintindihan namin ito. Pinuksan mo ang aming puso't kaisipan. At sa iyong pagkakatawang tao, Panginoon, pinayaran mo ang aming bisyon kasalanan para kami magkaroon ng puno langgan. Pinagagaling niyo ang aming karamdaman. Ginagawan niyo kami ng himula. At kami po yung inyong pinapasalanan. Kaya po, Ama, bigyan niyo po kami. O gawin niyo po karapat-dapat maging ang mga maglilingkod sa inyo sa pagpapartake po ng Holy Communion, O God, in Jesus' name. Basbasan mo nga po, Ama, ang mga maglilingkod sa iyo. Basbasan mo nga po, Ama, ang juice, an ordinary juice, Maniga, an ordinary bread that symbolizes your body that was poured on the cross of the Calvary, that symbolizes your blood that was shed on the cross of the Calvary. And as we partake, Father God, this bread, this Holy Communion, Father, we pray that we may experience more the love of Jesus. Sa bawat sa nandito, nandito personal, habang kinakain natin ang tinapay at Diyos, magpasalamat na tayo sa kapatawaran ng ating kasalanan. Magpasalamat na tayo sa kagagalingan at himala. Mas magpasalamat na tayo sa lahat ng mga pagpapala. Lord, ang mga nakikinig at nanonood, hindi namin makakasama as we partake this Holy Communion. Father, I pray, Father God, release all the blessings para sa kanila. Release all the promotions para sa kanila. And release all the healings and miracles na para sa kanila. For you have said it in Malachi 3:6, you change not. And in Hebrews 13:8, you are the same yesterday, today, and forever. You are the miracle-working God. Today, tomorrow, or yesterday, today, tomorrow, and forever. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ni Jesus amin. Sige po, Chantonin, panapin na. Chantonin, lapit po kayo. Ayan. Si Brother Rob na matawagin, Chantonin, ay paalis siya sa January 17, papunta ng Amerika. Mga isang taon na hindi natin siya makakasama sa kita po, Chantonin. Mga isang taon na hindi natin siya makakasama, after a year, babalik siya. Ito po. At meron siyang anak sa New York. Pero alam ko, mas mag-i-stay siya sa California. California ba kayo mag-i-stay? Sa California kayo mag-i-stay?
sa Los Angeles pala siya mag-stay. So, ang anak niya nandoon, ilang anak niya nandoon, isa, dalawa, tatlo. Tatlong anak niya nasa Amerika. So, sa LA siya mag-stay, mga isang taon siya, mawawala. Pero pagdating niya ng Amerika, itatayo niya ang Kingdom of Jesus Fellowship doon. Amen? Amen. Ipiprepare niya yung pagpunta ko roon. Amen po ba? Pagpunta niya ng Amerika, magpapalain siya ng Lord, mightily abundantly. As yung kanyang tithes, offerings, at first fruits, ipapadala niya rito sa Pilipinas. Amen po ba? Para ibibil natin ng mga sasakyan ng church, kung ano mga pangangailangan ng church, bibili tayo ng sariling lupa at bahay sa paan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Nasabay ng kanyang pag-alis ay yung kanyang property rito ay tutulungan natin nabi siya at para mapatakbo na maayos yung kanyang mga property. Praise God. Alam nyo, bago kami na born again sa Diyos, ang business niya, no, namin ay meron kaming livestock. Yung livestock na yun, nagbibenta kami ng kambi, tupa, baboy, pati aso. Aso, iligan pa yun. Yes. Binibenta namin ng buhay, binibenta namin ng per kilo. Madaya kami noon, yung timbangan namin, mali yun. Yung isang kilo, kulang yun. Tapos yung mga karne na binibenta namin, yung meat, sinasaksakan namin ng tubig yun. Akala ng customer, mataba, hindi nila alam matubig yun. Kikinig pa ba kayo? Pag nandideliver kami sa mga restaurant, yung mga cook doon, kinakasabot namin yun. Kasi kung ang order nila 15 kilos, ang dinideliver lang namin mga 10 kilos lang. So, talo yung restaurant sa amin. So, para yung restaurant, hindi makahalata yung mga cook, binibigyan namin ng pera yan. Pero salamat sa Diyos, abo naging kami. Amen! Alam tayo, orito, inalang mga amen ninyo. Binago na Diyos ang aming mga buhay na wala na yung mga bagay na yon. Amen! So, sige pa siyang dodoy, gusto niya pang tagtagan yung sinabi ko. Yung mga ginawang pagbabago sa atin ng Diyos, o meron pa kayo gusto pang sabihin sa kanila bago po namin po kayo pag-pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ako po eh, tulad na nasabi ko po kanina, ako po'y muspos ng kagalatan at ang kagalaking yun ang bukod sa akin upang ipahayag po ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagpapala sa akin po kayo. Sa akin pong pag-alis, taglay ko pa rin yung kagalakan niya. Ano-ano, makiyas sa akin, mabuti ba rin ba sa mga? Lagi akong nagpupuri, magpapasalamat sa inyo. Ang aking mga panalangin para sa inyo, ipos-pos din ang kagalakan. Kaya sa inyong patuloy na pagpapalaganap ng mabuti balita ng kaligtasan. Kaya din ang langit ko na maibayo ang inyong pag-ibig at masangpan ang malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa. Kaya ako po ay patuloy na puri sa kamasalam sa Diyos sa kanyang mga pagpapala sa aking buhay, sa pag-iingat sa aking buhay, pag-iingat sa aking pamilya. Hindi po siya nagpapabayaan. Kaya lagi po nating hingilin sa Panginoon na yung kanyang presensya ay suma sa atin. Sapagkat kung wala po tayo sa presensya ng Diyos, napakahirap po ng buhay. Mabigat ang buhay, masakit ang buhay, walang kapoy buhay. Amen? Kaya, napakasa po na tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Now, hindi naman po nangahulugan ang tayo po, napagamat tayo ay masayang Kristiyano, hindi po nangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng mga kabigatan sa buhay. Hindi nangahulugan na tayo hindi na makakaranas ng iba't ibang pagsubok sa ating buhay. Ganun pa man, kapag taglay po natin ang kagalakan ng Panginoon, ito po ay napagtatakumpaya natin. Ang sabi ka ng salita ng Diyos, Epoxy Corinthians number 14, but thanks be to God, always needs us in triumph through Jesus Christ, and through us praise the great grants of the knowledge of God. Everywhere. Nagkakalam tayo, nagkapasalamat tayo sa Diyos, at lagi na tayo sinasama sa paraan ng takumpay ng Panginoon Jesus. Sa pamamagitan natin, pinanalagad ng Diyos ang mabangbalibuyang ang pagkilala sa ating Panginoon. Tulad ng napagkatbaksa ng ating anibersaryo, inibobot si 1 Corinthians 15 verse 57, but thanks be to God, who always gives us the victory through
through Jesus Christ. Pag-pray natin siya. Sige, extend natin yung pabay natin sa kanya. Pagpunta niya ng Amerika, mga 1 year siya mag-i-stay doon. Pagpapalain siya ng Lord doon. Amen po ba? Tatayo niya ang Kingdom Jesus Fellowship doon. Ipiprepare niya yung way para pagpunta ko roon. Bibless siya ng Lord doon. Ipapadala niya rito ang kanyang tithes, offerings at first fruits. Amen po ba? Kasabay ng kanyang property dyan ay ibibless ng Lord dyan. At kasabay niya na magkakalabi sa Panginoon. Kaya pag-pray mo muna siya, mama, pagkatapos ako. Amen. Hallelujah. Sige po, extend natin ang ating mga kamay. Father, we entrust Chuck Dodoy to you, Father God, even as he travels, O Lord God, in that faraway place, O Lord God. Alam ko na your presence will be with him, and your presence, O God, will give him victory. Father, let your purpose, let your will, O God, be done in his life as he goes to that faraway land, Father God, in the name of Jesus. And put in his heart, O God, continuous burden for souls, O Lord God. Use his life, use his mouth, use his energy, use the remaining years of his life, Father God, to serve you, to bless your holy name, to spread the gospel of Jesus Christ unto all the people, O Lord God, that you have entrusted unto him. Continue, Lord, to give him the shepherd heart.